NBA champ, former NBA player Jeremy Lin makakalaban ng Barangay Ginebra. At Dwight Howard may babala sa Team USA. Matapos ang naging magandang career sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA, ay namalagi ang 6'3 former New York Knicks Asian player na si Jeremy Lin sa Asia. Maliban kay Yao Ming ay isa na siguro si Lin sa masasabi nating successful Asian NBA player. Maliban sa 8 NBA team na napaglaruan nito, ay nakakuha din ito ng isang kampyonato. Malaking bagay kasi bilang isang NBA player na bago mawala sa liga ay makakuha man lang ng isang NBA ring, hindi ba? Pero matapos ang 2019 NBA stint ni Lin sa team ng Toronto Raptors, ay napunta ito sa madilim na bahagi bilang isang NBA player dahil wala nang ang kumuha ditong NBA team. Kung kaya't kinagat na ni Lin Sanity ang opportunity sa ibang mga overseas league. Pero di tulad ng ibang mga NBA players na sa Europe muna o Australia pumunta, si Lin ay nag-decide na lumaro sa Asia. Bilang Asian NBA player ay hindi pwedeng hindi makakuha ng kontrata ito sa alinmang mga liga ng basketball sa Asia. Kung kaya't agad-agad itong pinapirma ng kontrata ng isang CBA ball club. Sa CBA, nag-average si Lin ng 17.8 points, 4.7 rebounds at 4.9 assists. Tulad ng inaasahan ay hindi nalawas ang taglay na husay ni Lin sa CBA at nanatili ang galing nito sa laro. At matapos sa CBA ay mas pinili na ni Lin na lumaro sa kanyang motherland. Ito nga ay sa Taiwan. Mula sa team ng Steelers nito lang ay inanunsyong lumipat na ng team si Lin at maglalaro na ito sa kuponang kinabibilangan ng kanyang kapatid na New Taipei Kings. Ayon kay Lin ay matapos daw ang ilang buwan na pag-iisip kung saan ito sunod na lalaro ay ito na nga at sa Taipei na niya ito napili. Dahil dito ay kasama na si Lin sa mga squad na makakasagupa ng ating PBA Ball Club na Barangay Ginebra para sa EASL na magaganap sa susunod na buwan. Kaya't paniguradong magiging exciting ito at sa unang pagkakataon ay may experience ni Lin na makatapat ang isang Pinoy Ball Club na team. Samantala, Dwight Howard may babala sa Team USA. Pasok man sa Olympics ay tila hindi nga sapat para sa Team USA dahil 4th place lang kasi ang itinuturing na hari ng World Cup. Hindi may tatanggi na kahit sino ay mapapataya sa national team ng Estados Unidos dahil bukod sa pure NBA talent ang mga players ay may backup pa ang mga ito ng mga NBA champ coaches. Best of the best kung ilarawan nga ang kupunan na ito. Kung kaya't ang matalo at hindi makakuha ng kampyonato ay disappointment para sa USA fans at the same time sa ilang mga fans na rin ng NBA. Kung kaya't dahil dito ay may mga naglalabasang balita na muling magsasama-sama ang mga NBA stars upang matubos ang dapat ay kampyonato sa World Cup sa 2024 Olympics. Ilan na nga sa mga malalarong na pipisil ay sina LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving at marami pang iba. Dala nga ito ng purong talo na natatamo nila every World Cup. Mismong head coach na ng Team USA na si Coach Steve Kerr ang nagsasabing nag-iba na daw ang level ng laruan ngayon sa World Cup. Pero tila may isang malakas na malalaro na matagal nang hindi nakalaro sa Team USA ang nagpapahayag ng kanyang serbisyo para sa motherland nito sa Olympics. Ito nga yung one of the best centers sa NBA na si Dwight Howard. Nagbigay ng babala si Dwight sa Team USA na kapag hindi nila kinuha ang serbisyo nito this Olympics ay sa Taiwan National Team na lang ito lalaro at gagawa ito ng 85 points. Siyempre biro lang yan ni Howard. Pero aminin natin na magiging malaking tulong si Howard sa lineup ng USA kung sakali para sa 2024 Olympics.